sa loob ng judiciary system ng bansa. We shall continue the judicial reforms we have instituted and build on the momentum of those reforms to improve the judiciary and strengthen the great institution of the Supreme Court. Sa tanong naman ng lahat kung paano niya aayusin ang problema sa Hacienda Luisita, ito lang ang nasabi niya. I would like to decline answering your question with us. The case is still pending. Benji Durango, sa Pool, sa News 5. Gagraduate na ngayong araw si Congressman-elect Manny Pacquiao sa kanyang crash course sa good governance. Bukod sa pag-aaral, may additional ding paghahanda ang ibang neophyte congressmen na kagaya ni Pacquiao. Sa Pool ni Ina Zara ang balitang yan. Hanggang sa eskwelahan, dinudumog pa rin ng mga fans ang pambansang kamao. Sulit naman raw ang 30,000 pesos a day na binayad ni Pacman para sa 10-day crash course on good governance sa Development Academy of the Philippines. Marami na raw siyang baong teknik na magagamit niya pagtungtong ng kamera. Ready na. At least marami tayong natutunan at ito ay magagamit natin doon sa Kongreso. Panghuli na, mensahe natin. Araw-araw, 5 oras ang klase ni Manny at ng Team Pacquiao. Pero tapos na ang kanilang pagtitiis dahil mamaya na ang pinakahihintay nilang graduation. Hindi lang si Pacquiao ang naghanda para sa kanyang bagong posisyon. Halos 20 kasamahan niya na mga first-timers sa Kongreso, matatanggap na rin mamaya ang kanilang Certificate of Completion mula sa UP College of Public Administration. Yes, I'm excited, but I also wish that this course was actually longer. Yes, I'm learning so much and there's just too much to absorb in so little time. Malaki ang expectations. Parang mas kung kami nandun sa isang fishbowl na 24 hours pinanood, ganun din yung nararamdaman namin ngayon. Bilang preparasyon, pina-feng shui pa raw ni Congresswoman-elect Lani Mercado Revilla ang kanyang magiging kwarto, ang Room 514 sa Batasan North Wing. Pero dahil talo sa nagdaang eleksyon ang dating nag-opisina doon na si Eastern Zamar Representative Chodolo Coquilla, ang payo raw ng feng shui expert na kinonsulta niya, tanggalin lahat ng mga lumang gamit para mawala ang mga negative vibes sa kwarto. Imbis na ang bagong halal na congresswoman na si Lucy Torres Gomez, ang asawa niyang si Richard mismo ang bumisita sa kanyang magiging opisina sa kamara. Pero tinawanan lang ni Richard ang usap-usapang magiging conjugal property nilang mag-asawa ang sakop na distrito ni Lucy sa Leyte. Hindi. Siyempre si Lucy is the elected congresswoman, so siya yung nakapwesto doon. Kami, support staff kami ni Lucy. Pero hindi man makikihati ng posisyon, bantay sarado pa rin daw ang misis niyang kongresista kahit pa sa opisina na nito sa kamara. Basta pag pumasok si Lucy, kasama rin kayong papasok doon. Ina Zara, sa Pool, sa News 5. Inextendan ng COMELEC ang deadline sa pagsumite ng Statement of Contributions and Expenditures ng mga kumandidato nitong nakaraang eleksyon. Marami pa rin ang hindi nakakahabol. Sa mga presidentiables, hindi pa rin nagsasubmit sina Senator Richard Gordon, Eddie Villanueva at JC De Los Reyes. Sa mga tumakbong vice-presidente naman, hindi pa nagpapasa sina Edu Manzano at Jay Sonza. 22 tumakbo naman sa pagkasenador ang hindi pa rin nagpa-file. Sina President-elect Aquino at Vice President Binay hindi pa rin ipinapaliwanag ang sobra sa natanggap nilang contribution. Paalala ni COMELEC spokesman James Jimenez, nasa 30 to 60,000 pesos ang multa para sa first offense at maaaring hindi makaupo sa pwesto ang mga susuway sa ikalawang pagkakataon. Sayang kaya, 30,000 lang pala yun. Kaya mong gumasta ng hundreds of millions. Millions and billions of money. Grabe ko naman, hundreds. Pero may 100 millions, at saka may billions talaga. May billion? Di ba? Sabi-sabi, syempre hindi pwedeng i-report yun. Yun. 6:43 a.m., may hamon naman ang ilang business groups at education leaders sa mga bago maupong mambabatas. Sana raw gamitin na mga ito ang kanilang pork barrel, ay sana nga, para mapunan ang malaking kakulangan ng bansa sa edukasyon. Ayon sa Philippine Business for Education o PBED, Education Nation at Foundation for Worldwide Power, People Power, malaki ang magtutulong nito sa pag-angat ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Sa mga kalapit daw nating bansa tulad ng Thailand at Malaysia, nasa halos $900 hanggang $1,500
ang inilalaan ng government sa bawat estudyante. Dito sa atin, meron din ho. Kaso nga lang, $150 lang. O eto, paano mo naman malalaman kung may nabubwisit sa'yo? Sapat na bang drawingan at lapastanganin ang pogi mong litrato? Sabi ni Senador Alan Cayetano, hindi naman daw siguro. Dating nakadisplay ang dalawang picture na ito ni Cayetano sa bulletin board sa Senado. Pero tinanggal muna dahil ginuhitan ito ng ballpen at sa sobrang diin, napunit pa ito. Pati picture ng misis niya, hindi pinatawad. Pinatingnan na ni Cayetano ang CCTV records ng Senado para malaman kung sino ang may gawa nito. Pero huwag na raw palakihin dahil for all we know, baka raw isang bata lang ang nang-trip sa solo picture niya. Hindi mo namin pinapansin kasi hindi namin alam kung ano nangyari. Oh. Baka bata lang yun or ganyan. But pumunta ka sa siya. It also be a hangover election dahil naging very, dito man sa local or sa national, ang election na to naging talagang batuhan ng putek. So may mga emosyon pa. Yun ang sinasabi ko. Para sir, malaman mo ko talagang may galit sa'yo, pumunta ka sa CR ng Senado. Baka may nakasulat doon. Saka hanap ko rin siyang paraan pumasok sa Girl CR at baka naman nandun yung mga magta, diba? Mga nakalagay, Rene, luko-luko, o ganito, ayop, mga ganun. Diba? Nung parang high school o college sa CR, may galit sa'yo. Oo. Doon mo malalaman lahat ng talagang iniisip ng mga tao. Kanina ko pa sinasabi yan, diba? Pero ang tanong ko lang, gano'ng kataas ba yung picture? Kasi kung mataas naman yun, baka hindi abot yun ng bata. Hindi, may mga bantay naman yun. Ba't naman papayagan ng mga bantay na magdodrawing yung mga bata ron? Exact. Saka may saka bata bakit, ba sa Senado? Bakit may bata yun, sa Senado? Saka bakit yung mukha niya lang? Pati yung misis niya. Marami naman mga senador doon. Ang galing naman nung bata. Alam pa niya kung sino yung mag-asawa. Mga iba naman dyan na walang nagawa sa Senado. Nanalo pa rin. Yun mga dapat guhit-guhitan ng mukha. Susunod! Mga balita sa Ibayong Dagat. Pitong patay sa bumagsak na eroplano sa Canada. At unang babaeng Prime Minister sa kasaysayan ng Australia na numpa na. At totoo bang gimmick lang ang relasyon Melason? Abangan sa showbiz chika ni Chongi Ben. Labing dalawa minuto bago sumapit ang ikapito ng umaga, live pa rin po tayo sa pool at nandito pa rin po tayo sa tahanan ni dating Congressman Riping Cuanco sa Dasmariñas, Makati. Yung nabitin po na tanong kanina, Congressman, no? Nagtatampo daw kayo o nagsisisi daw kayo na sinuportahan nyo si Mar Rojas for Vice President noong nakarang halalan? Alam mo, lumabas yung statement na yon, sagot yun sa sinasabi nilang hindi ako tumulong. Mm-hmm. At nag-binay ako. Kaya sinasabi ko, siguro, kaya niniisip ko, mali ata na sinuporta ako si Mari dahil hindi rin sila naniniwala eh. Mm-hmm. Yun, ganun ang sagot ko roon. Mm-hmm. That is why, pero napalaki lang konti dun sa sagot ko dun sa tanong. Hindi ho ba makakontrol ng kaibigan mong si Greggy Araneta? I mean, this is Nene Araneta. This is really, we're talking about family dynamics. Pamilyang, lumang pamilyang Araneta, at Cuanco, matagal na magkakaibigan. Hindi ho ba nila makakontrol itong kampo ni Mar Rojas? Hindi, I think na-control naman eh. Kaya hindi na nga sumagot eh. Because ang katotohanan, hindi ko nakausap si Mar, maski minsan, during or before the campaign. Ang nakausap ko lamang, kinakausap ko lamang si Nene Araneta, my good friend Nene Araneta. Kaya kami ang nagko-compare kung anong sisteryang nangyayari at anong dapat gawin. Ano? Okay, may isang tanong pa ako bago ko ibigay kay Paring Erwin kasi meron siyang tanong sa atin, sa inyo po. Usually ho kasi, pag nanalo ang presidente, yung presidente na naging presidente ng partido, sa pagkakataong ito, si Mar Rojas pa rin, na natalo naman pagka vice-presidente, siya pa rin ang tumatay yung presidente ng Liberal Party. Ano pong masasabi niyo tungkol dito? Well, naipag-isipan na rin namin ng grupo namin yan talaga. Dahil marami nagtatanong sa akin, sabi nila, hindi ba nung in-announce na official candidate na ng lakas si Gibo, binigay na yung presidency ng partido ni President Gloria to Gibo. Bakit hindi kanila binibigay na Liberal Party?